Ganito yung kailangan yung gawin, no? So pagka bago yung ating refrigerator. Una is kailangan mo munang ipahinga ng Hello mga ka-TV, so welcome back dito sa J4 TV. Magsasagot pa rin tayo ng mga tanong mula ito sa ating mga subscribers. Sa video na ito is magbibigay na rin ako ng tips sa inyo kung ano yung mga kailangan nating gawin kung brand new pa lang or kabibili natin yung ating refrigerator. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyo mga refrigerator, mga appliances nyo, mag-comment ka dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So huwag na natin itong patagalin guys. Sa video na ito, magbibigay ako ng tips sa inyo kung ano yung mga kailangan natin gawin sa paggamit natin ng mga brand new or kabibili pa lang natin ng ating refrigerator. Ano nga ba yung mga kailangan mong gawin bagong bili ang inyong refrigerator? Panoorin mo itong video na to para mas safe at the same time alam mo yung gagawin mo kung paano mag-break in ng ating refrigerator. O una na gagawin mo is hanapin mo kung anong brand yung gusto mong bilhin. Punta ka dun sa bilihan dun sa inyo na malapit dun sa inyo at tanungin mo kung saan yung pangbahay or pangtindahan, no? Tapos pagka nakapag-decide ka na bumili ng ating refrigerator is i-check mo kung gumagana, no? Ipa-testing mo muna dun sa appliance center natin. So kung gumagana ito is okay siya. Tapos pagka okay na siya, i-check mo yung ating unit, no, kung kompleto yung mga accessories, yung pangtanggal ng yelo. So pagka kompleto naman siya, tanungin mo yung warranty card, no? So kailangan nating itago yung warranty card. So pag okay na siya, hintayin mo na dun sa bahay nyo. So pagka-deliver ng ating delivery ng ating appliances is i-check natin ulit. Huwag natin kaagad isasaksak ito. So i-check lang natin kung may dent or may mga gasgas or may mga yupi or kulang yung mga accessories dun sa ating unit. So meron kasi yung ganun guys na halimbawa meron kang pinatest dun sa binilhan mo ng ating refrigerator tapos pagdating dun sa bahay nyo iba na pala yung dineliver nila. So i-double check nyo, ipatanggal nyo yung mismong cover o yung ating kaya yung box ng ating refrigerator para i-check nyo kaagad kung kulang yung accessories, kung kompleto ito at walang gasgas or dent yung ating unit. So pagka may dent yan, ibalik nyo kaagad dun sa delivery para mapalitan nila ng bago yung inyong unit. So pagka okay naman siya, ganito yung kailangan yung gawin, no? So pagka bago yung ating refrigerator. Una is kailangan mo munang ipahinga ng kahit 5 oras. So halimbawa, ikaw ay bumili ng hapon, no? O kaya alas 5 na dumating yung unit nyo ng hapon. Mas maganda na kinabukasan mo na lang isaksak, no? So ang purpose kasi nung ating ipahinga is kailangan mo munang ipahinga dahil na alog or natagtag yung ating freon o kaya yung compressor dahil halimbawa yung lugar nyo is rough road, no? Hindi pa sementado, so naaalog yung ating compressor, so pwedeng maapektuhan yung ating motor ng ating refrigerator. So ipahinga nyo muna ng kahit 5 hours. Pagka umaga naman dumating yung unit nyo, kahit 5 hours or 6 hours na nakatayo, nakapahinga muna yung ating refrigerator. Upang sa ganon is pagkasaksak natin is walang defective or gumagana kaagad yung ating refrigerator. Pangalawa na gagawin mo pagka halimbawa nakapagpahinga na ito ng 5 to 6 hours is kailangan mo muna na isaksak na walang laman, no? Huwag mo munang kakargahan na kahit isang soft drinks, kahit isang ice dun sa loob ng ating refrigerator. So isaksak mo siya na walang laman. Tapos itaas mo yung pinaka-thermostat. Yung pinaka-temperature control is ilagay mo sa high or number 7 yan. Basta itaas mo lang. Tapos maghintay ka ng 1 oras or 2 oras na walang laman. So palamigin muna natin yung loob ng ating refrigerator. So ginagawa kasi natin ito para hindi mabigla yung motor. So halimbawa kung ikaw ay pinuno mo kaagad yung ating refrigerator bago natin ito isinaksak. So yung heat load kasi ng mga nilagay natin ng mga frozen foods o yung mga nilagay mo dun sa inyong refrigerator is magdadagdag ito sa init ng ating refrigerator at yun yung magpuepersa dun sa ating compressor. So yun yung isang problema ng bakit napuepersa yung ating refrigerator, bakit hindi na lumalamig at gumagana yung ating compressor. So mas maganda na isaksak mo muna na kahit walang laman.
Pagka umabot na ng isang oras or dalawang oras na nakasaksak yung ating refrigerator. So paano ba natin malalaman kung kahit hindi na natin kailangan buksan yung ating refrigerator kung gumagana or lumalamig ito? Una, natitignan nyo is pakinggan nyo yung ating compressor or tingnan nyo kung nagbabibrate ito, no? So kung umiinit yung ating compressor, ibig sabihin gumagana ito. Pangalawa, natitignan mo kahit hindi mo na kailangan buksan yung ating refrigerator kung lumalamig yung ating freezer. Pangalawa is kapain mo yung magkabilang side. Pagkapa mo ng magkabilang side at umiinit ito, ibig sabihin lumalamig dun sa loob ng ating refrigerator. Kung ang tanong mo naman is bakit umiinit yung magkabilang side? So madami kasing mga kababayan natin o yung mga Pilipino na bumibili ng ating refrigerator na nagugulat sila. Sir, kabibili pa lang namin kahapon ng refrigerator tapos napansin namin ng gabi, sobrang init yung magkabilang side, no? So normal po yan kasi andyan na yung condenser. So mapapansin nyo dati before, yung old natin na refrigerator is meron pang condenser sa likod o yung wire. Minsan sinasabitan ng mga medyas, mga basahan para matuyo. So ngayon is nilagay na nila dito sa magkabilang side. Dahil ang purpose kasi nung nilagay nila dito sa magkabilang side is hindi na nagmo-moist. Kasi pagka nasa likod yung condenser, nagmo-moist or nagtutubig yung ating cover o yung body ng ating refrigerator, yung tubig na yon ay pupunta sa pinakailalim, kakalawangin yung ating refrigerator. So ang ginawa nila is nilagay na nila dito sa magkabilang side yung ating condenser. So dyan na umiinit. So flat back design na siya. Ibig sabihin, wala ka na makikita ng kahit ano dun sa likod ng ating refrigerator. So pagka umiinit ito, ibig sabihin lumalamig na ng sobra dun sa ating refrigerator. So pagka umabot na ng isang oras or dalawang oras, malamig na yung ating freezer. So dun pa lang tayo maglagay, no? So dahan-dahan mo itong lagyan. Huwag mo na kaagad natin pupunuin kaagad. So dahan-dahanin mo lang nakargahan yung ating freezer or yung ating refrigerator para hindi pa rin ito mabigla. Pagka umabot naman ng 3 hours or 4 hours na naka-high yung ating refrigerator, so pwede na tayong magbaba ng thermostat, yung pang-control natin ng temperature. So ang pag-adjust naman natin ng refrigerator, guys, is ibabase natin ito sa laman ng ating refrigerator. So kung ang refrigerator mo ay direct cooling, no, ito yung kumakapal, i-high mo lang siya. Kasi pagka pinuno mo ito at halos wala nang alabasan ng lamig dun sa loob ng ating freezer, hindi niya kasi maaabot yung nasa gitna, no? So kailangan mong i-high. Pagka konti lang naman yung ating ilalagay dun sa ating refrigerator is kahit medium lang or low, no? Nakadepende kasi yan. So ibase natin sa laman ng ating refrigerator. So kung ikaw ay gumagamit naman ng no frost na refrigerator, ang no frost kasi, guys, meron naman labasan ng hangin dun sa ating freezer. So merong motor fan na tinatawag yan. So yun yung nagpapalamig dun sa ating freezer. So hangin lang, no? So kung may makikita kayo dyan sa freezer, yan sa screen, ayan, may mga butas-butas dyan sa loob ng ating freezer. So dyan lumalabas yung lamig o yung hangin na galing dun sa fan dun sa loob ng ating freezer. So ang ititip ko na lang sa inyo, pagka gumamit tayo ng mga no frost na refrigerator, is huwag nyong idikit or huwag nyong atakpan yung mga butas na yan, dahil pagka hindi nakalabas or nakapasok yung hangin galing dun sa ating fan, is pwedeng mag-stack up or mag-yellow yung ating fan na umiikot dun sa ating freezer. So pwedeng hindi na lumamig yung baba ng ating refrigerator at pati dun sa ating freezer. So yun yung isang tip ko sa inyo, pagka gumagamit tayo ng no frost, huwag natin itong idikit sa ating mga butas na labasan ng hangin dun sa ating refrigerator. So yun lang ang ating titignan at gagawin pagka brand new or bago pa lang yung ating refrigerator, is i-check nyo kung dumating yung unit nyo dun sa bahay nyo, is i-check nyo kung kompleto yung accessories, kung walang dent or walang gasgas ito. Tapos pagka okay naman siya, ipahinga nyo ng kahit 5 oras or 6 hours na nakatayo, no? Sa ganung paraan is ipahinga muna natin yung compressor dahil nagbiyahe ito, no, na alog kumbaga. O pangatlo, nagawin mo is pag okay na siya, nakapagpahinga na siya, isaksak mo siya ng walang laman, no, ng kahit 1 oras or 2 oras na naka-high yung ating thermostat. Pagka okay na siya, umabot na ng 1 oras or 2 oras na naka-high, malamig na yung ating refrigerator, is doon pa lang tayo maglagay ng ating
kailangan ilagay dun sa ating refrigerator. So ayun lang guys, sana meron na naman kayo napulot na aral dito sa video na to. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga appliances, mag-comment ka lang dyan sa comment box na nakikita mo dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So kung ikaw ay nagustuhan mo itong video na to, huwag mo nang kalimutan mag-like, share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang refrigerator o mga appliances nila. So hanggang dito na lang guys, maraming maraming salamat sa panonood sa video na to. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.